Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Yay! Magandang po kayong lahat. Ngayong Tax Wednesday sa DWIZ Tambayan. Ako lang nga nandito. Samahan niyo naman ako. Kasi wala si Dionce. Wala, no? Wala siya eh. Ewan ko ba kung naglalamyerda na naman, ano? Naghahanap na naman ng lalaki. Anyway, samahan niyo po ako ngayon, mga katambay, tambayers, mga nicksters. Dito sa programang ito, kung meron kayong mga gustong sabihin, meron kaming hotline 847-0170-54. Mapapanood din niyo kami sa Facebook, of course, at saka sa YouTube. Like, share, and share niyo lang po. Okay? Babati-bati tayo kasi marami tayong pag-uusapan ngayon ang dalawang bagay. Okay. Ang una ay tungkol dun sa Red Cross. Okay. Dahil nga ang Red Cross ay issue talaga ngayon, yung pag-audit niyan, medyo ginanahan ako. Sabi ko, tingnan ko kaya kung ano ang sinasabi ng mga financial statements ng Red Cross para malaman ko kung dapat bang i-audit ito o hindi. Okay. Kung sapat na ba ang mga ipinakita nilang financial statements. Ngayon pa lang ito masisiwalat kasi I don't think meron nang nag-discuss ng mga financial statements ng Red Cross. So ngayon pa lang mapapakinggan ito. At pangalawa, maraming bago tungkol sa taxes, ha? Mga panukalang batas na isinusulong sa Kongreso. So i-ano nyo po yan, pakinggan nyo po maigi. At yun nga, marami kayong mapupulot dito na mga bagong impormasyon. Okay? So before that, teka, ilang days na lang bago magpasko. Hindi nilagay ano. So wait lang po, i-ano lang natin, la-like lang natin at i-share. Okay. So, yun nga, puntahan na natin ang tungkol sa financial statements ng Red Cross. Okay. Lumalabas, ito shinare ko rin to do sa aking ano ha, yung mga pahina ng Red Cross na mga financial statements. Mapapanood, mababasa nyo rin yan doon sa NCN Law Page sa Facebook. NCN Law Page. Okay. So ngayon, tingnan natin ano ba ang mga sinasabi ng financial statements na ito. Una, ang financial statements na nakuha natin ay ang tungkol sa 2014-2015. Yung taon na yan, yung dalawang taon na yan. At yung dalawang taon na yan, kompleto yung financial statements. Pag sinabing financial statements, ito yung ulat, ito yung report ng tungkol sa mga transaksyong pinansyal ng lahat ng kumpanya. Okay? So, tatlo yan. Yung isa ay yung tinatawag na balance sheet. Okay? Ang tawag ngayon dyan, statement of financial position. Okay? O kaya, ano pa bang ibang tawag nila ngayon? Statement of assets, liabilities, and fund balances. Dahil nga ang Red Cross ay isang non-stock, non-profit na organisasyon. Ibig sabihin, tinayo ito bilang isang korporasyon, malamang, o kaya, o yun nga, pero wala itong stocks. Imbis na stocks, membership fees lang, membership dues. Okay. At ito ay non-profit. Ibig sabihin, hindi ito tinayo para kumita, kundi para magserbisyo sa publiko. At ito ay may kinalaman sa dugo. Okay? At bukod pa sa statement of assets, liabilities, and fund balances, meron pang dalawa. Meron pang statement of comprehensive income, na ang dati ang tawag dyan income statement. O kaya yung sinauna pa ang tawag statement of income and loss. At ang pangatlo ay yung statement of changes in fund balances o kaya statement of cash flows. Okay? So, yan yung mga financial statements. Okay? Ngayon, tinignan ko to, itong mga ito. Pero, una, tinignan ko muna may audit report ba? Yes, meron. At ito ay sinulat or ginawa ng KPMG. Okay? KPMG. RG Manabat and Company. Okay? Yung RG Manabat na yan, nag-issue sila ng opinion. Kasi ang role o ang gagampanang papel ng auditor is gumawa ng opinion kung
makakadepend ka ba or makakarely ka ba doon sa financial statements o FS ng kumpanya. Ang gumagawa ng mga financial statements, natural yung kumpanya. Yung kumpanya ang responsable dyan. Kung anong inilalagay nila, kumpanya ang responsable. So yung kumpanya, meron niyang bookkeepers, meron din yan accountants. Posibleng meron ding internal auditors yan. Lahat yan sa kumpanya yan. Ngayon, kung ikaw ay outside ng kumpanya, kailangan meron kang basehan. Kailangan magdedepende ka or magre-rely ka doon sa isang susuri kung tama ba ang mga sinasabi ng kumpanyang yan. At yung susuri na yan ay yung tinatawag na external auditor. Ang kumpanya maaaring may internal, external naman sa labas yan. Okay? So, chinecheck. Ang may responsibilidad ay yung kumpanya. Kaya nga meron tinatawag na Statement of Management's Responsibility. Ibig sabihin, isang dokumento yan na sinasabi ng kumpanya, kami ang mananagot sa lahat ng nakasulat dito. So, anong pananagutan ng auditor? Ang pananagutan lang ng auditor ay yung kanyang opinion. At gagawa siya ng opinion pagkatapos niyang masuri, marepaso, macheck, kung ang mga sinulat ba o ginawa ng mga accountants, bookkeepers, internal auditors ay tumutugma o sumasang-ayon sa alituntunin ng profesyon ng mga akuntador sa Pilipinas o yung accounting profession. At sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Philippine Accounting Standards, okay? So kinakailangan tumugma dyan. Pag sinasabi tumutugma, ibig sabihin consistent. Kung ano yung nilalagay nila, kung paano nila tinatala o itinatala sa kanilang mga records simula pa noon hanggang ngayon, dapat consistent, hindi yung paiba-iba. Para nga naman ikaw, kung ikaw ay gusto mong i-check yung financial statements ng organisasyon o yung kumpanya, alam mo na hindi ka niloloko kasi consistent. Pangalawa, kailangan comparative. Ibig sabihin, kaya mong paghambingin, tingnan sila na magkasabay. Okay, hindi palipat-lipat. Okay. So yan, ano ang lumabas dito sa 2015 at 2014 comparative statements ng Red Cross? Nag-issue ng qualified opinion ang Manabat, okay, KPMG. Ngayon, ano yung sabihin nito? Normally, sa isang kumpanya, ang binibigay ay clean opinion, malinis na opinion. Ibig sabihin, walang problema tong kumpanyang to, sumusunod to sa patakaran kung paano i-record ang mga transaction nito, financial, walang problema. Clean, malinis. So, ibig sabihin, ikaw, kung gusto mo mag-invest doon, or kung gusto mo maging miyembro, o gusto mo mag-donate, alam mo na hindi ka lolokohin. Yun yun. Kaso, ang lumabas ng 2014-2015, ang in-issue ng Manabat o yung KPMG is hindi clean opinion. Ang binigay nila is qualified opinion. Alam nyo kasi, meron kasi kaming apat na klaseng opinion. Meron yung clean, unqualified. Meron yung qualified, depende yan ha. Meron kasing except for or due to, yung mga ganyan. At meron yung bad opinion. Okay? Ibig sabihin, hindi ka makakadepende dun sa financial statements ng kumpanya. Okay? So, sinasabing qualified opinion. Ano ang qualified dito? Okay. May mga nagdo-donate sa Red Cross. Pwedeng pera, pwedeng hindi pera. Ibig sabihin, in-kind. Okay? So, yung mga pera, inire-record yan. Pati yung in-kind nire-record. Walang problema daw dun sa pera na donasyon. So, nire-record yan. Tama ang tala niyan sa records ng Red Cross. Pag tiningnan natin yung bahagi ng donations in kind, napansin ng Manabat o yung KPMG na hindi daw ni-record ng naaayon sa Philippine Accounting Standards or PAS. Ibig sabihin, ganito yan eh, kapag nakatanggap ka ng inventaryo, halimbawa ng mga inventaryo na yan, yung mga medicine first aid kits, yung mga damit, mga kulambo, mga hygiene kits, mga water purification na units, at saka mga gamit na pantulog, sleeping materials. Okay. Normally, pagka nakatanggap ang isang kumpanya, lalo na isang organisasyon na non-stock non-profit, ide-debit niyan, ibig sabihin isusulat sa kanan, inventory. At saka sa kaliwa, kailangan kasi balanse, kung may debit, may credit. Yung credit, yun ang nasa kaliwa,
yun lang naman isabihin ng debit credit eh. Ano isusulat mo sa kaliwa, ano isusulat mo sa kanan. Kailangan kasi pareho yan. So, ang sinulat sa liwa is inventories. Ang sinulat naman sa kanan, dapat revenues. Ganyan yan. Although, hindi nga para kumita ang organisasyon nito, kailangan i-reflect nila yan as revenues para nga naman makumpara yan sa iba't ibang kumpanya. Ganun yun eh. Ide-debit mo ang isang asset account, ide-credit mo ang isang net worth account para balance yan. Alam nyo kasi sa accounting, merong accounting equation eh. Assets equals liabilities plus net worth. So yung assets tumaas kasi nga may inventory. Ang inventory kasi asset. So tumaas yan, nag-increase. At dahil nag-increase yung debit side o yung nasa kaliwa, dapat mag-increase din yung sa kanan ng same amount. So i-credit mo yung net worth. Hindi naman utang yan eh. Hindi pwedeng liabilities kasi liabilities utang. Hindi naman ng utang, may nag-donate nga sa'yo eh. So saan pupunta yan? Sa net worth. Eh yung net worth na yan, ire-reflect yan dyan bilang revenue. Nakuha nyo? So, ide-debit ang inventory, i-credit ang revenue. Yan ang dapat na sinunod ng Red Cross according to Philippine Accounting Standards. Kaso, ang sabi ng manabat, hindi daw yun ginawa. So, ibig sabihin, nakatanggap ng mga donasyon in kind ang Red Cross noong taong 2014 at saka 2015, pero hindi sinulat sa ganung paraan. Paano sinulat ito? Hindi sinabi ng manabat kung paano ito inirecord. So, ibig sabihin, tumaas ang assets, tumaas din ang net worth ng Red Cross, pero hindi nag-reflect sa records nila. Okay? Eh, hindi tama yon. Dapat noon eh, ginawa niya ng paraan. Hindi nilagay. So, anong nangyari? Sabi ng manabat, kulang ang impormasyon nila para makita yung paggalaw. Paggalaw ng mga materyales na dinonate. In kind, ha? Hindi kasi nila matrace dahil nga pumasok nga nag-inventaryo, nilagay yan sa siguro sa kanilang stock room or nilagay yan sa kanilang bodega, pero walang record. Maaring may record yan pero hindi ipinakita sa auditor. Kaya tuloy yung auditor, hindi niya matukoy kung totoo nga merong inventaryo na ganun. At dahil dyan, nag-issue siya ng qualified opinion. Ibig sabihin, malinis naman lahat maliban na lamang sa inventaryo. O yun, yun ang lumalabas dito sa opinion na ito. 2014-2015. Ano pa ang isang napansin natin? Pero bago yan, babati muna tayo ha. Zepi Zabala, Jennifer Kondo, si Mavaing Bakla, Princess Siang Tori, Barbara Castro, Iam Yuson Yuson, sino pa ba? Ang dami, sorry ha. Ang bilis-bilis kasi. Okay. Hirashita Briones Dolores, Paterno Roluna, Yusin Chi, sabi niya, anong masasabi ko Rocky Scott sa kay Willie? Ang layo naman sa topic natin, girl. Okay, Aristeo Makayan. Okay, sino pa? Bert Gadi, Engel Balagtas, Yu Chang, at saka si Annette Alegre D. Oh, sino pa ba? Bati-bati pa tayo ha. Joyce Jonko. Shucks, ang dami. Jennifer Kondo, Al Vibal, Timmy Marquez, Marilyn Mariano, Bernadette, ayan. Sorry ha, yung mga hindi ko pa nabasa, pero tuloy niyo lang po kung may mga tanong kayo. So yon, tinignan ko ngayon yung sinimulan ko doon sa balance sheet ng kumpanya. Okay, ang nakalagay dito, ang daming advances. In fact, yung advances nila, ang laki. 2014, 9 million. Pagdating ng 2015, 70 million. So bakit biglang lumaki ang advances? Alam niyo ang advances is parang bali yan. Bumabali ka sa opisina. Ibig sabihin namumutang ka. Kung ikaw ay isang empleyado, pero in the case of Red Cross, may mga chapters daw sila na nangutang. Humingi ng kaperahan sa siguro sa national headquarters nila, humingi, at binigyan naman sila. Pero bakit biglang ang laki? Noong 2014, magkano lang? 9 million. Pero pagdating ng 2015, biglang naging 70 million. Bakit ang laki kaagad ng pinautang sa mga chapter, sa mga empleyado, sa mga kusino-sino? May mga projects kasi na pinautang sila, pero sino yung mga yon? Bakit pinautang? Ano yung terms and conditions? Alam niyo, mga advances kasi nga, yan ay pautang, di ba? Pwedeng ang nagpapautang, ang nagpautang, syempre yung Red Cross. Pinapautang yan, kanino? Pwedeng sa empleyado nila, pwedeng sa ibang departamento, pwede rin sa mga direktor o opisyal ng Red Cross. Pwede yun, ha? Kasi ganyan naman ang nature ng advances. Ngayon, pag yan ay advances, parang
ano yan eh, ang tawag namin sa accounting rin ay accounts receivable. Ibig sabihin, nagpautang ka, pero kukolektahin mo rin yan. At since current yan, pag sinabing current kasi, within 1 year, okay, or normal operating cycle, whichever shorter, yan ang definition. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, dapat makukolekta na yan at mababayaran. Kumbaga, pansamantalang pinautang muna, let's say ang isang empleyado bumali, pinautang mo muna. Tapos after that, ibabalik mo na rin yan sa kumpanya. Sisingilin na yan ang kumpanya. Kaya lang, hindi naman nakalagay sa mga notes kung ano yung time period. Nagpautang nga, pero hindi sinabi kung ano yung mga terms and conditions. Hindi rin in-specify kung sino-sino yung mga nagpautang. Tapos ito pa, bakit sila nagpapautang? Eh, hindi naman sila financing company. At saka ang laki ha, nung lundag, from 9 million to 70 million, di ba? Okay, yun ang isang napansin natin. At bukod pa dyan, lumaki rin ang accounts payable nila. Ibig sabihin, sila naman ang may utang. So, nangutang sila. Kung kanino man yan, hindi rin nakalagay. Tapos yung restricted fund nila, lumiit. Ang restricted fund kasi ang nature niyan is may pondo pero gagamitin mo lang yan ayon sa purpose o layunin ng pondong yon. Eh, restricted fund pero lumiit ng 100 million. Okay, halos 100 million. So, bakit siya lumiit, di ba? Saan napunta yon? Okay? Tapos meron pa silang ito pa. Pag tinignan naman natin yung statement of comprehensive income, yung tinatawag na income statement, mapapansin na naglakihan din yung mga income, pero saan, bakit naglakihan to, no? Hindi rin na ipaliwanag doon. May blood service program sila at meron ding fund generation. Yung fund generation from 75 million naging 177 million. So, nadagdagan ng 100 million yung kanilang fund generation. So, bakit nagkaroon ng ganong kalaki kaagad, di ba? Tapos, meron din silang mga iba pa, ito nakakapagtaka, lumaki nga daw yung income nila noong 2015, pero loss naman ang lumalabas doon. So, lumaki yung income, pero bakit naging loss, di ba? So, yun ang mga dapat titignan dito. Kakapagtaka, kumita, pero bakit nalugi sa huli, di ba? So, bakit nalugi? Yun ang tanong natin. Okay. Tapos, ang isa pa, nakapansin-pansin, yung kanilang mga advances, hindi nga sinasabi kung saan napunta. Tapos, sabi pa ng management ng kumpanya, okay, na hindi daw nila dinidisclose. Yun ang sabi ng organization. Hindi nila dinidisclose o hindi nila sinasabi yung mga detalye. O, bakit hindi nila sinasabi, di ba? Yun ang, syempre, hindi naman papel or role ng auditor na alamin yon. Kasi ang tinitingnan lang niya is documentation. Yan ba ay nakadocument? Oh, nakadocument. Sinabi lang ng management sa kanila na, sorry, pero hindi namin sasabihin yung mga yan. In fact, sabi nga dito sa notes sa financial statements o yung mga nakadikit na paliwanag doon sa FS, sabi dito, the organization's advances are actually monitored to avoid significant concentrations of credit risk. Ibig sabihin, basta ina-assure lang ng kumpanya, ina-assure ng Red Cross, ang mga magbabasa ng FS na minomonitor daw nila lahat ng mga pautang. Yun lang yun. Kumbaga, magtiwala ka na lang sa kanila. Magtiwala ka sa pamunuan na minomonitor namin yan. Pag sinabi mo, bossing, saan ba napunta yung mga pautang na yan? Sino ba mga umutang? Ang sinagot lang ng Red Cross, huwag ka na mag-alala. Kami na bahala. Basta minomonitor namin na tinitiyak namin mababayaran kami. Ganun lang. Kumbaga, salita lang. Hindi nila sila pinapakita yung dokumento. Walang sinabi, walang pinakita rito. Kaya hindi ako magtataka kung bakit sabi nga nitong si Senator Gordon na gusto niya magpaliwanag. Bakit hindi documents na ipakita? Bakit paliwanag? Yun ang style nila dito. Nakasulat dito sa organization nila. Okay. Tapos, ang isa pang kapansin-pansin dito, alam niyo, kung tinignan ko yung mga past due and impaired, ibig sabihin, pagka past due and impaired, lumagpas na sa taning. Ibig sabihin, merong term yan ng utang, dumating na yung takdang panahon, hindi pa nabayaran. Or maaring hindi na mababayaran. Kaya nga past due and impaired. Pag sinabing past due, lumagpas na sa tamang oras o nakatakdang oras at araw para bayaran. Pag sinabi namang impaired, ibig sabihin, maaaring hindi na mabayaran kasi hindi na makita yung umuutang. Pwedeng ganun. At saka bakit walang collateral? Gawain na naman. Parang sa katol, di ba? May mga syndicated loans.
ang katol na mga pautang pero walang collateral, kumbaga face value lang, ganda lang, GL card lang. So ganyan ang nangyari. Ang laki rin ng kanilang ano ha, 199 million ang past due and impaired ng 2015 at ng 2014 159 million. Ibig sabihin lumaki pa nga, hindi nga nila nakolekta ng 2014 159 million, lumaki pa nung 2015 naging 199 million. So ibig sabihin nagdagdag ng 40 million na hindi nila nakolekta at impaired pa. Oh, sabi pa dito, yung mga fair values daw ng kanilang mga financial instruments, yung mga utang, pautang, kung saan nila in-invest, the organization elects not to disclose. O, ayaw nilang sabihin, malihim. Yun ang sinasabi dito, malihim. Okay. Basta sinasabi lang dito, mga pautang nila sa mga chapters, nagpautang sila sa mga chapters, kasi siguro yung Red Cross may national headquarters, may mga parang branches yan all around the Philippines, chapters siguro tawag nila doon. So nagpautang sila sa mga chapters, nagpautang din sila sa third parties. Sino yung third parties na yun? Hindi natin alam. Meron din silang mga pautang sa mga partners. Sino yung mga partners? Hindi rin sinabi. So yung mga ganyan, ano, doon lang medyo nakakapagtaka, saan napunta talaga yan? Tapos ang ina-assure lang na gagamitin daw to para sa projects nila. Pero ano ba yung mga projects? Hindi rin sinabi. Okay. Tapos, eto pa. Bumili sila ng mga transportation equipment at saka may construction na ginawa pa. Kung saan? Hindi rin natin alam. Sino ang nakinabang? Hindi rin natin alam. Walang nakalagay doon. Basta nakalagay lang, bumili sila ng transportation equipment. Period. Kasi alam yun sa mga auditors, ang gagawin lang nila, o bumili ba, nasa na dokumento, o nandito yung invoice, nandito yung official receipt, magkano yung amount, o tama yung amount, yung PETSA, okay. Binili siya noong 2015, binayaran noong 2015, o ire-record din sa 2015, ganun lang. Pero hindi inuusisa kung sinong may-ari, kung saan napunta, ano yung terms, hindi na yan binubusisi ng auditor. Tinitingnan lang yung proper recording yan. Yun, okay. Ano pa ang napansin dito, na kapansin-pansin, ha? Okay, tingnan pa natin. Meron silang fund campaign contributions. Bakit ang tawag nila fund campaign? No? Doon ako nagtaka, bakit fund campaign? Pwede naman simply fund contributions. Bakit fund campaign? Asa lang isa pa, ang daming donations ito, nakalilistahan ng mga donations, eh. May mga listahan ng mga saan-saan nang galing, siguro nakaperahan. Eh, kung ganun pala, bakit kinakailangan pa silang maningil pagka kumukuha ng dugo? Yun ang napapabalita, di ba, na iuulat sa mga dyaryo, na nauulat sa mga himpilan, na sinasabi, pag ikaw ay magdo-donate ng dugo, eh, magbabayad ka pa, di ba? Siguro kung ano, saan nila gagawin. Pero kung ganun, eh bakit pa may donation? Saan pupunta yung donation? Bakit nagdo-donate? Ganun ba kamahal ang pagkuha ng dugo, yung processing yan? At napabalita pa nga na meron daw isa na nagsabi, nung nagpa-RT-PCR test daw siya, lumalabas positive, pero nung nagpa-double check siya sa iba, naging negative. May nagpa-triple check pa nga, negative. So parang may problema ata yung mga machines nila. Doon ba nai-invest? At saka isa pa na napansin ko rin, alam niyo sa income statement kasi may mga income minus expenses. Ganyan naman yan, magne-negosyo ka, income minus expenses. Yung neto niyan will be kung ikaw ay tumubo o ikaw ay nalugi. Lumalabas na meron sila mga costs at saka mga operating expenses para sa meals, pagkain at saka snacks. Meron din representation and entertainment. Sino yung kanilang ano, sino yung mga in-entertain nila? Saan sila nagpunta para magkaroon ng representation? Others, may others pa. At ito, bakit may capital expenditure na naka-reflect sa expense? Alam nyo, sa accounting, dalawang klase expenditure. May tinatawag na capital, may tinatawag na operating. Pag sinabing capital, yan ay pangmatagalan. Let us say, nag-construct ka ng building, capital yan. Kasi pang matagalan mo gagamitin yung building. Hindi mo lahat yan i-expense or i-record na gastusin sa isang taon lang. Let's say gumastos ka ng 20 million para sa pagpapatayo ng building. Hindi yung buong 20 million i-record mo bilang gastos sa buong taon na 20 million. Hindi. Kasi yung building, magagamit mo yan, let's say, for 10 years or 20 years. So ang ginagawa ng kumpanya, i-record yan as asset.
asset yan, tapos i-depreciate yan, ibig sabihin, hahati-hatiin ang value niyan sa loob ng panahon na magagamit yan. Kung yan ay magagamit ng 20 years, yung 20 million, i-divide mo by 20 years. So, kada taon, i-record mo lang na gastusin mo sa depreciation expense, 1 million lang. Pagdating ng ika-20th year, na ano mo na, na-expense mo na lahat. Hindi yung sa loob lang ng 2015, lahat yon ay i-debit mo na agad as an expense. Pero dito, sa kumpanya, sa Red Cross, naka-debit na kaagad, naka-reflect ang capital expenditure bilang isang expense. So bakit ni-record yon? Eh, ang operating expenses lang naman ang kada taon nire-reflect. Halimbawa, ang sweldo ng mga tao, taon-taon yan. So kung ano yung ginastos mo ngayong taon na ito sa sweldo ng mga tauhan mo, i-reflect mo ngayong taon na ito, 2021. Next year, 2022, panibago na naman yon. Hindi mo siya i-depreciate sa loob ng ilang taon kasi kada taon nagpapalit yan. Yun ang nakakapagtaka dyan, ano? Hindi nga nakalagay din yung mga restrictions na sinasabi ng mga donors, okay? Hindi ko alam kung ganun ba sobrang ka-confidential, eh pwede naman nilang sabihin na ito yung mga general na restrictions. Pero hindi nila ni-reflect yan. So, hindi ko alam kung bakit hindi ni-reflect. Okay? Okay. So, tapos nakita ko rin yung para sa isang fund, yung general fund nila, meron silang dalawa, yung balance sheet ulit nila at saka yung statement of income nila. At nakapansin-pansin lang dito, again, yung advances. Yung advances ng 2014, 14 million. So, ang laki. 14 million. Noong 2019 na yan. Noong 2020, nabayaran. O, ibig sabihin, nakakolekta. Pero bakit nag-negative? Ibig sabihin, sobra-sobra yung mga nagbayad. Bakit nagsobra? Bakit nag-negative amount ito? Abnormal account balance yan, ha? To have a negative amount for your asset, it is an abnormal way of recording. Bakit nag-negative yan? Pwedeng mag-zero, pero hindi pwedeng mag-negative. Pag nag-negative, ibig sabihin, sumobra ang collection mo. Grabe, ibig sabihin, pag may nangutang, sumobra pa yung bayad. Bakit sumobra? Tapos yung general fund nila, ang laki ng itinaasa from 1.9 million, naging 2.3 million ang general fund. So, saan ang galing yan? Hindi ako magtataka dahil napansin nga ni Pangulong Duterte na sinabi nga niya, meron nga daw, saan dinala yung PDAF? Yun. Yun ngayon ang nakakapagtaka dyan. Eh, syempre, hindi ito madidiscuss palagi ng mga tao. Kasi nga, nawala ba tayo sa ere? Nawala? Continuous tayo? Oo. Kasi biglang may lumabas na live video interrupted. Hindi ko alam kung bakit, ha. So anyway, yun nga. Nakakapagtaka lang. Bakit ganon? So, para sa akin, dapat talaga himay-himayin pa ito yung financial records nila. At tama lang na magkaroon ng audit kasi nakikinabang ang Red Cross sa subsidy or equity ng mga local government units at lalo na ng PCSO. So, may karapatan at mandato yan sa loob ng batas na kinikilala ang Red Cross na mag-submit sila ng record nila, ng financial position nila sa Pangulo. Hindi sapat ito kasi pwedeng mag-require ang pamahalaan ng special audit or special report galing sa Red Cross. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa pagbabalik po ng Tambayan, 12:30 na ng hapon. Muli nating balikan, Tambayan sa DWIZ. Yes! Hala, daming nagsabi na i-interrupt daw yung audio. Nawawala, ha? Internet na naman ang problem natin. Hala, sabi kasi ng iba, sinasabotahin na naman. Yung mga mahalagang bagay na sinasabi ko na walang nagsasabi nito sa buong Pilipinas, ako lang ang nagsasabi. Kasi nga, I think nasa posisyon naman ako para magsabi dahil ako isang kontador, publiko. Okay? So anyway, yung mga hindi narinig yan, gagawa na lang ako sa YouTube ko ng kung ano yung sinabi ko ngayon. At saka mababasa niyo rin po yan sa Nick Nangit NCN Law page. Okay, makikita niyo po roon lahat ng mga napuna ko. I think 19 items, 21 pages 'yon. So tingnan niyo na lang po, puntahan niyo na lang po 'yon kasi hindi natin masabi bakit nawawala. Okay. Internet daw. Palaging ganoon ang problema ng internet natin, ano, Kuya Winner. Bakit ganoon, ano? Sana naman hindi tuwing 12 to 1 lang, hindi naman. Ha? Saan 'yan? Sa radio on the air. Ayun. So, yung mga nasa radio, at least maririnig nila. Okay. So, ngayon puntahan naman natin, maraming mga bagong panukala, ha? Panukalang batas na inihain na sa Kongreso. Okay?
tungkol sa buwis, sa taxes, okay? Marami to. Ilan ba to? One, saan? More than 10 eh. Okay. So, i-ano natin, didiscuss natin briefly ha, kasi hindi natin madidiscuss lahat-lahat yan. Okay. Ang isa, inihain yung House Bill 10253. Ang tawag ay wealth tax. Wealth. Kayamanan. Diba? Buwis sa kayamanan. Wealth tax. Na ang sinasabi is lahat daw ng mga kumikit, lahat daw ng merong net worth. Alam niyo pag sinabing net worth, yun yung matitira sa'yo. May mga ari-arian ka, assets, minus lahat ng utang mo, liabilities. Yung matitira, yun yung neto, net worth. Yun ang halaga mo. Ako ang halaga ko, mura lang ako. Ikaw pa kuya winner? Mura rin? Puro tayo mura, no? Mga ano tayo, hindi tayo Mahalia Jackson. Si Hiyas nandiyan ba? Wala? Kasi yung mga yayamanin lang, okay? Yung sila may kayamanan, ang net worth nila malaki, diba? Yun yung mga nababasa natin sa mga Forbes magazine na sinasabi, top billionaires of the Philippines, top 10, yung mga ganyan, diba? Ang alam ko sa Senado, si Cynthia Villar, Senator Villar, at saka si Senator Pacquiao, sila yung talagang mga bilyonaryo sa Senado, okay? Ang sabi dito sa panukalang batas na ito, kapag ang kayamanan mo daw, net worth mo, ay lalagpas ng 1 billion, billion ha, bubuwisan ka. Oh, wealth tax yan ha. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang wealth tax tayo. Ever since. Bakit ko alam yan? Kasi nga inaral ko yan. Bago pa dumating si Pangulong Marcos, alam ko na yan. Inaral ko yan eh, yung history ng kasaysayan ng pagbubuwis ng Pilipinas mula sa Kastila hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga gumagawa ako ng libro na hindi ko matapos-tapos. Kasi amyenda sila ng amyenda, di ba? Pero I hope matapos ko siya. Okay, so yun nga. Wala tayong wealth tax. Sa ibang bansa, meron sa France, Netherlands, sa Spain, Colombia, meron sila. Ibig sabihin, pag ang net worth mo ay lalagpas ng 1 billion, ha? Hindi million, billion, may buwis ka. Okay, kung magkano yung buwis, depende yan kasi panukala pa lang ito. Siyempre, aayaw dyan yung mga mayayaman. Eh, may pera yan. So, pwedeng maglabi yan na huwag ito ituloy, di ba? Sino naghain ito? Yung makabayan block. Yung mga associated sa mga komunista, di ba? Sila yan. Sila yung mga naghain. Siyempre, kung ano yung hindi nila makuha sa kalye, idadaan nila sa loob ng ano, sa forum ng mga mambabatas. Pero, parang wala yatang pumapansin dito kasi bago pa lang ito eh. Parang hindi pinapansin. Eh bakit naman ito papansinin? Tatamaan lahat sila doon eh. Di ba? Lahat ng mga bilyonaryo doon tatamaan eh. Oh, kaya hindi nila papansinin ito. Ngayon, tingnan natin yung karanasan o yung tinatawag na best practices. Kasi sa Congress may tinatawag na best practices. Ibig sabihin, ano ba yung ginagawa ng ibang bansa? Yan ba ay pwede nating tularan? Yan ba ay makatutulong sa Pilipinas o hindi? Alam nyo, may mga nagsasabing maganda raw ito, lalo na sa panahon ng pandemya. Kasi yung sobra-sobra ang mga kaperahan nila, eh dapat buwisan ng malaki talaga. Kaya lang, eto ngayon ang problema. May mga kritiko na nagsasabing malabo yan o may hirapan maisulong yan. Bakit? Una, ang mga mayayaman sa atin sa Pilipinas, hindi naman talaga cash yan eh. Lupa. Ang lalaki ng lupa nila, yung value ng mga lupa nila, ang malalaki. Maaring very ano sila, ang tawag diyan, maaring very stable sila dahil may mga lupa sila. Okay? Pero hindi ibig sabihin liquid. Okay? Hindi ibig sabihin cash 'yon. Lupa lang 'yon, pero hindi cash. Para maging cash, ibebenta mo pa 'yung lupa. So paano ngayon mababayaran ang buwis? Lupa ang ibabayad mo, titulo ng lupa ang ibabayad mo. Maybe ano? So pwedeng ganun. Kung 'yung lupa mo ay idle, siguro pwede. Pero kung paano kung ginagamit mo yan, let's say may plantation ka dyan, o kaya meron kang mga fruit-bearing trees, okay, na pinakikinabangan mo tuwing summer. So, parang mahihirapan, ano, i-convert into cash yan, okay. Ang isa pang problema, sabi rin ni Secretary Dominguez, yung daw kaperahan na nandyan sa Pilipinas, baka magkaroon ng capital flight. Parang yung mga tinatawag na brain drain natin, yung mga magagaling sa atin dito sa Pilipinas, nag-aalisan kasi walang mababa ang sweldo kasi kaya pupunta sa ibang bansa.
kasi better ang opportunities doon. Ganun din daw ang mangyayari, capital flight. Imbis na mamuhunan sila, mag-invest sa Pilipinas, lalayo na lang sila. Kasi baka nga naman yung net worth nila ay lumagpas ng 1 billion, eh doon na lang sila sa ibang bansa na hindi sila bubuwisan. Yan pa ang isang problema. At ang pangatlong problema, meron tayo tinatawag na pag ikaw ay magbubuwis, dapat merong equal protection. Okay? Pag kayo ay similarly situated, magkakapareho, tama lang na pare-pareho lang ang buwis ninyo. Kung ikaw ay iseseparate ang pagbubuwis, dapat may tamang dahilan para isegregate ka o ihiwalay ka. Ang nangyari dito, random. Basta't 1 billion ang net worth mo, kailangan buwisan ka. Ang tanong is, bakit? Meron bang substantial distinction? May tinatawag kami sa batas na substantial distinctions. Meron bang substantial distinctions para ikaw ay buwisan? Kasi otherwise, hindi patas. Oo nga, mayaman ka nga. Pero ano yung substantial distinctions para ikaw ay buwisan? So magkakaroon ng constitutional issue yan. At ang pang-apat na pwedeng itulig sa rin dyan is, meron din tayong constitutional provision sa saligang batas natin na sinasabi, private property shall not be taken for public use without just compensation. So ang mangyayari, private property mo yun kasi nga lupa, wala namang kita, basta nasa pangalan mo lang. Dahil ang laki na ng fair market value niyan, bubuwisan ka daw. So in other words, kukunin ng pamahalaan yung iyong ari-arian. Private property will be taken for public use, hindi public use, taxation without just compensation. Kasi kukunin na lang yan sa'yo. Hanggat meron kang ganun kalaki, kukunin yan, pabawas ng pabawas ang mangyayari. So syempre mag-aalburuto yung mga mayaman. At saka magkakaroon nga yan ng problema pagdating sa fair value din. Paano mo susukatin ang fair market value niyan? Eh kung ngayon nga lang hindi mo alam kung ano yung fair market value, pupuntahan mo BIR, may listahan yan. Pupunta ka rin sa LGU, may listahan din yan. Magpapa-assess ka pa, may listahan din yan. So anong fair value ang gagamitin? So nakita nyo, nagkakaroon talaga ng problema dyan. Ngayon, nagtataka ako bakit ang nagsulong nito itong Makabayan Block. Kasi nga, di ba, mga ano sila, proletariat, yung mga pangmasa-masa kuno, ganyan. Kaya tuloy, ang sa kanila, ang pananaw, kailangan buwisan yung mga mayayaman. Ganun ang gagawin nila. So meron tayong wealth tax na isinusulong ito sa lower house. Ibig sabihin sa House of Representatives. Pangalawa, meron ding bago na bubuwisan na daw VAT, value added tax, 12% ang mga digital transactions, pati ang mga payment processing services. Ha? Pag digital transactions, Netflix, manonood ka, magsasubscribe ka, Spotify, papatungan na yan ng 12%. So syempre, ang magbabayad yan, yung platform. Kasi pag nag-subscribe ka naman, or maybe yung internet provider mo, o kaya baka yung phone services mo. Kasi alam nyo, ang platform nasa gitna yan eh. Magpo-provide, let's say Netflix, yan ang gagawa ng mga pelikula. Dadaan yan sa isang platform. Yung platform, may relasyon yan or may kasunduan yan, let us say sa telecommunication services, Globe, Smart, whatever, dito yan, meron niyang kasunduan. Bago mo mapapanood, ikaw naman, nagsasubscribe ka lang doon sa mga phone services na yon. So yung sa phone services mo, nakabundle na yung lahat na pwede mong ma-enjoy. Facebook, Instagram, lahat ng mga social apps na available. Akala nyo ba libre yan? Hindi, may kasunduan yan. So para magamit mo yan, may babayaran. Yung binabayad mo sa services mo, may portion doon or percentage na napupunta sa kanila. Binabayaran niya ng mga telecommunication services natin. At ang sabi dito sa panukalang batas na ito, magkakaroon na ng additional na 12% VAT yung mga platforms na ito, like Spotify, Netflix, pati yung mga payment processing services. Ibig sabihin, pagka gumagamit ka siguro ng GCash, ng Paymaya, PayPal, eh since yan ay payment processing services, InstaPay, PesoNet, madadagdaga ng 12%. Yan ang sinasabi ng panukalang batas na ito. Pero hindi pa to ano ha, yung sure na sure. Although, I think, na ano na to, nakarating na yata ng ilang reading, third reading na ata. Okay? Ang isa pa, another panukalang batas pagdating sa buwis, magbibigay daw ng 20% discount sa travel tax pag ikaw ay senior citizen o kaya pag ikaw ay person with disability,
PWD o kaya senior citizen, may panukalang batas na bibigyan ka ng 20% discount sa travel tax. O, yun. So, yung mga magbabiyahe, as if naman makakabiyahe tayo dahil nga pandemic. Pero kung sakali mabiyahe, yun nga, bibigyan ng 20% na discount. Okay. Isa pa, yung mga senior citizens daw, kapag sila ay kumikita pa, may income pa sila, may panukalang batas din na i-exempt na. Pagka ikaw senior citizen, wala ka nang babayarang income tax. O, di ba, ang ganda? Okay, maganda yun, ano? Senior citizen ka na, 60 years old and above, sa ilalim ng batas natin sa Pilipinas, eh, pag ikaw ay kumikita pa, income, i-exempt na daw yan. O, isa pa yung panukala. Ang isa pa, merong tinatawag na Ease of Paying Taxes Act. Ito medyo, ano to, nakarating nato sa third reading, ano? House Bill 8942. Etong panukalang batas nito, sinasabihan ang Commissioner of Internal Revenue na hindi lang large taxpayers, dapat gumawa ng isa pa, yung medium taxpayers division, para hindi halo-halo. At saka si-simplify daw dapat ng BIR yung collection system nito. At bibigyan din ng paraan o pagkakataon ang isang taxpayer na makapagbayad ng mas maaga ng, at saka kung merong mang hinaing, eh merong i-create na opisina sa ilalim ng Department of Finance para doon mo sabihin mga hinaing mo. Lalo na kung ang kausap mong examiner or agent ng BIR, eh may kalokohang ginagawa. At nilagay din dito yung mga Bill of Rights ng taxpayer. So nakasulat ito lahat dito sa Ease of Paying Taxes Act. Kasi sa ngayon, sinimplify na, dati-rate, alam nyo, ang tax returns ang haba, mga ilang pages. Ngayon, naiksi na lang, 3 or 4 pages na lang, mas umiksi. Ang sinasabi dito sa Ease of Paying Taxes Act na panukalang batas, dapat mas simple pa nga raw. Okay? Kung paano isisimplify yan, depende na yan sa BIR pag nag-issue yan ng mga regulations niya. Sa bakit, mas maganda nga yun para hindi ka na mahihirapan. Kaya lang napansin ko lang sa BIR kasi kapag may laptop ka, eh, pagka nag-download ka ng app, yun lang IP address mo ang nire-recognize. So kung ikaw lang as a taxpayer, hindi mo pwedeng i-input yung mga accounts ng iba. Dapat may kanya-kanyang IP address pagka nagda-download ka na app. So medyo hindi ko alam kung yun ay naayos na ng BIR. Okay. Ang isa pa, panukalang batas din na mag-i-impose ng excise tax naman sa mga plastic bags. Diba pag kayo ay namamalengke or kayo ay nag-grocery, pupunta ng mga supermarket, may mga plastic bags, diba? Sa ngayon, binabayaran na yata yun eh. Naniningil na sila ng mga 2 pesos, ganyan, pagka humingi ka ng plastic bag. Pero kung may dala kang sarili mo, pwede doon na ilalagay. Yung iba pa nga, nauuso na, bayong. Nagdadala na sila ng mga stylish bayong. And speaking of which, thank you I think Sally Kiguchi yata, nagbigay siya sa akin, hindi ko lang nadala. Maybe next time papakita ko sa iyo, ang ganda nung pinigay niya na bayong sa akin. Nixtradamus bayong. Okay, so ngayon, kung plastic bags pa rin ang gagamitin mo, papatungan na ng excise tax, buwis. Siyempre, kasi ang intention nitong batas na ito, panukalang batas na ito, ay mabawasan na ang paggamit ng mga plastic bags. Okay. Ang isa pang panukala, dahil mag-eeleksyon na, may house bill din, dalawa ito, 09652 at saka 0225, na bibigyan ng tax exemption ang mga magsisilbi sa election. Okay? Yung mga guro dyan na kukunin sa election para magtrabaho, tax exempted sila doon sa kanilang kikitain sa araw na yon o yung mga araw na yon. Isa pa, yung Republic, panukalang batas din, House Bill 9913, mag-i-impose ng 10% tax sa mga non-stock, non-profit educational institutions. Aayusin. Kasi sa ngayon, medyo magulo daw. Kaya aayusin daw yon. Gagawing 10% yung tax nila. Isa pa, sabi sa inyo, madami to eh. House Bill 3444, yung mga kumikita ng 13th month pay, 13th month, i-exempt na daw. O, di ba? Ang ganda noon, di ba? I-exempt na daw. So kung kayo ay makakatanggap ng inyong 13th month pay, normally hinahati yan eh. Basta on or before December 25. Okay? Yung iba binibigay yan bago magpasok ka, June, yung ibang kumpanya. Tapos yung kalahati bago magpasko or during December 25.
i-exempt na rin daw yan. Okay? Yan ang panukalang batas na yan. Puro tahimik lahat, ha? Nakikinig. Okay. Ang isa pa, House Bill 3392, i-exempt na rin daw ang mga micro businesses, mga medium enterprises. Pwedeng 2 years, pwedeng 5 years, i-exempt na rin daw sila from all taxes during the first, yung unang 2 taon o kaya yung unang 5 taon para ma-encourage ang mga small businesses. Sa ngayon kasi, sa CREATE law natin, ang daming mga benepisyo or incentives na inayos at saka binago pagdating sa mga korporasyon malalaki. Ngayon, ang tinutukoy nitong panukalang batas nito, yung sa mga maliliit, mga medium enterprises, mga micro, small enterprises. Okay. Isa pa, House Bill 2356, aalisin na daw yung community tax certificate. Okay? Sa palagay ko, dapat tanggalin na rin yan. Kasi yan ay ang pinagmulan niyan, yung capita poll tax. Okay? Yung depende sa head. Panahon pa yan ng Kastila. Magbabayad ka depende sa kung ilan ang bilang na nakatira sa isang lugar. Kung let's say, 3 tao lang ang nandoon, 3 taxes ang kukunin sa kanila base sa ulo. Head tax, kaya nga capita. Ngayon, yan ay kinontinue nung panahon na ng mga Amerikano. Tapos before 1980s, okay, before the 80s, residence tax na ang tawag dyan. Dahil nga residente ka ng isang lugar, and then napalitan siya, ginawa ng community tax certificate, sedula. Sedula yan ng panahon ng Kastila, ngayon sedula pa rin ang tawag, although ang proper name yan is community tax certificate. Tatanggalin na rin daw yan. Sa tagingin ko naman, tama lang, kasi parang napaka-useless, ano? Eh, para lang additional income kasi ito ng mga local government units, eh. Specifically yung bayan, town, o kaya yung city, lungsod, okay? Ang isa pa, ang dami sabi ko sa inyo, no? House Bill 1043, bibigyan ng insentibo, okay? Insentibo kapag ikaw ay nagbayad ng iyong mga taxes, 20%, okay? Pag nagbayad ka ng at least 20% ng taxes mo, bibigyan ng incentives yung mga taxpayers. Kung paano ito gagawin, hindi pa malinaw, pero basta't hinihikayat na basta't magbayad ka ng 20%, i-exempt ka na sa mga audit. Okay? Panukalang batas pa lang to, ha? So, ibig sabihin, kung ayaw mo ma-audit, magbayad ka ng at least 20% at safe ka na, hindi ka na i-audit. Okay? Ang isa pa, yung mga doktor daw, mga medical practitioners na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga mahihirap or mga indigents, bibigyan din daw ng tax incentives. Yan ay sa ilalim ng House Bill 0984. Isa pa, House Bill 0481 naman daw, i-exempt na from VAT, value-added tax, ang mga langis at pati LPG. Isa pa, yung mga franchise grantees at mga water utilities, i-exempt din daw sa VAT. Pati ang electricity, sabi daw doon sa mga panukalang batas na yan, i-exempt din daw sa VAT. Pati ang system loss charge sa mga kuryente, i-exempt din sa VAT. Okay? Tapos, meron pang isa pang panukala, 0243, na ibabalik na naman daw yung mga exemptions ng mga married at saka yung may mga dependents. Sa ngayon, because of train law, inalis na yan. So, pantay-pantay na, wala ng mga exemption. Basta, kapag kumikita ka sa loob ng isang taon na 250,000 or less than 250,000 or 250,000, wala kang mabayarang buwis. Pero sabi naman dito sa panukalang batas na ito, bibigyan ng exemption na naman yung mga married at saka yung mga kung ilan ang dependents mo. So ibabalik ito. Dati na itong nandyan sa batas natin pero tinanggal, ngayon gustong ibalik. At ang gusto magbalik niyan at magugulo na naman ang tax law natin, makabayan block. Okay. Isa pa, House Bill 0207 na aayusin ang pagbubuwis ng mga LGU pagdating sa business. Kasi nga medyo magulo rin, ngayon aayusin. So, ibig sabihin, aamyandahan ito yung ating local government code. Okay? Tapos, ito pa. Magkakaroon din ng... yun na lang pala. So, nasabi na natin lahat. Okay? So, pansin nyo, ang daming mga panukal. Pero puro panukalang batas pa lang yon. Hindi pa siya batas talaga. Ang nakakapagtaka lang, inayos na nga ng ating... Kongreso
at pinirmahan na nga ng Pangulo yung train law at saka yung create law, tapos nilimit na nga, nilimitan na ang mga exemptions, incentives, tinanggalan yung exemptions para nga naman maka-raise ng kaperahan ng pamahalaan. Ngayon, gusto na naman ibalik. Bakit ganun, ano? Pababalikin na naman. So, hindi ko alam kung ang intention nila is ayusin o para guluhin lang. Kasi pag ito ay hindi napirmahan ng Pangulo, or ayaw niyang pirma, or vinito niya, sinong lalabas na masama? Siya. At sinong lalabas na pro-people daw? E di ito mga nagsusulong na ito. Isa sa mga nagsulong nga ng mga batas na ito, si Congresswoman Vilma Santos, okay? At yung Makabayan Block. So, hindi ko alam kung bakit biglang nagsulputan itong mga panukalang batas na ito. Ano bang intensyon, considering malapit na ang eleksyon? Okay, tingnan natin. Sabi ni Ditas Pagirigan, Atrinix sa ngayon po, pag ka ng tax exempt ka, any compliance mo lang is yung percentage tax. Ah, okay. Oo, percentage tax, registration fee, and may expanded kang babayaran like sa rental. Yes, yes, tama yan. Sabi ni Alfredo Pueyo, galing Atrinix, sabi at tungkol sa mga tax exemption, sa mga tax paying, 13th month pay, etc., etc. Ang haba lang, sorry ah. Oo. Yung mga hindi naputol kanina na hindi narinig, gagawa na lang ako ng vlog tungkol dito sa mga panukalang batas na ito. At saka yung diniscuss natin kanina tungkol sa Red Cross. Kasi palundag-lundag nga daw yung internet natin, hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. So bakit talaga namang problematic na ang ating internet? Ewan ko lang kung ano nang ginawa ng Department of Information Communications Technology pagdating dyan. Si Senator Hunasan pa naman ang na-appoint na secretary dyan. Okay. Of course, Mami Rosemary Malabon, sabi niya, si Jasmine Orosa pala, sorry, hindi si Sally Kiguchi, sorry. Jasmine Orosa, maraming salamat dun sa bayong na binigay niya sa akin. Hindi ko lang nadadala pa eh. Papakita ko sa iyo, ang ganda-ganda. Paki-message mo rin, paki-email mo ko, Jasmine, dun sa business mo para maipost ko dun sa tulungan album ng aking mga pages. Okay. Blind item? Meron ba tayo? Wala. Wala tayong blind item. Kasi parang na-post ko na eh, mga blind items natin. Ang alam ko lang, parang nagbangayan itong si... Hindi naman nagbangayan. Yung dalawang, puro mga comedy performers sa mga bars ang mga nag-aaway-aaway eh. Pero syempre, hindi ka sigurado kung talagang away yan o totoo, no? Okay. Joy Zamora, hi! Nga pala, before I forget, happy 49th martial law anniversary yesterday. Yung iba, tinutulig sa nila, sinasabi nila, keso ganito daw, ganyan ang martial law. Para sa akin, kung karapatan ninyong magsabi yan, may karapatan din ako magsabi. Lalo na yung mga taong natutuwa na nagkaroon ng martial law. Tapos natatawa ako doon sa mga taong sinasabi, never again to martial law. Hello, nasa saligang batas natin yan. So kung paano magiging never again ay nasa loob yan ng ating saligang batas, di ba? Ibig sabihin, kung dumating ang pagkakataon, magkaroon ng mga insurgency na hindi o magkaroon ng lawless violence, eh kailangan isuppress yan. Talagang magdedeklara ang Pangulo, kahit na sino pang Pangulo yan, magdedeklara talaga yan ng martial law. Kagaya nung nangyari sa Marawi na ang daming bombings, di ba? So yung mga nagsasabing never again, puro mga ugo kayo, nasa saligang batas natin, amyandahan nyo muna, palitan nyo yung constitution, nakalagay yan dyan eh, hihirit kayo na never again. Tapos ang sinasabi lang nila yung kwento ng mga nakulong, ng mga nawawala o nawalan, eh bakit hindi nyo tanungin din yung kwento naman ng mga mapayapa, yung mga matahimik ang buhay, yung mga okay ang mga buhay nila nung time ng martial law. Parents ko, They praise my late parents. They were praising President Marcos kasi maganda yung nangyari noong time na yun. Dahil ang gulo-gulo, ang daming bombings na nagaganap, hindi ka sure, natatakot kang lumabas. May curfew. Mas naging maayos daw, mas safe ang pakiramdam ng mga taong sumusunod sa batas. Ilang naman mga pasaway, yung mga umaayaw, yung mga komunistang rebelde kasi at that time, kaya nga nag-declare ng martial law. Because yung communism masyado na... At saka yung secessionist movement pa sa Mindanao. Okay, so yes, Annette Alegre D, malu-malu, ang dami ninyo. Sorry, hindi ko mabasa lahat. Pero thank you for being with me ngayong araw na ito.
Yung iba pang mga talakayan, nasa YouTube ko na lang natin sasabihin. Okay? Malapit na ulit ang programa, no? Matatapos. Ang bilis ng oras talaga. So, sa susunod na programa po ay ang Pilipinas ngayon kasama si Yusek Robert Rivera at saka si Miss Lady Eliza. Tandaan niyo po, kung ayaw niyo kayo paglamayan, magsuot ng face mask tayo ng Tambayan. Yun lang po. So magbabalik po ulit bukas ang Tambayan, 12:59 na po. 1 o'clock na rin. Okay, ng hapon. Maraming salamat. Bye! Tambayan sa DWIZ!